So yun mga boss, isang magandang buhay na naman sa inyo, Daniel GTV nga pala. Please subscribe to my channel at share nyo sa mga kaibigan nyo para maging aware sila sa mga legit at fake na bag, shoes, etc. At saka para magkaroon ka rin ng chance na manalo sa ating milestone raffle. Pag naka 5k subs ako, magpaparaffle ako nito mga to. Size 10 to 10.5, unang-una dapat nakasubscribe ko sa channel ko. Pangalawa, hit my notification bell. Pangatlo, dapat nakalike ka doon sa Facebook page ko. Sa Full Mechanics, nandito yung link sa baba. Kung hindi ka naman size 10 tapos hindi mo trip yung mga sapatos, mayroon din akong giveaway para sa'yo. Ito yung tinatawag na letter of the day. So kada vlog ko may magpapap na letter na parang ganito. Yan. So pagpap niya, isusulat nyo lang, ipunin nyo lang. Hanggang sa magbablog ako ng isa, sasabihin ko ito yung dito na magtatapos yung laro natin. At ito na yung huling letra sa laro natin na letter of the day. So nagsimula ito nung vlog 3, tuloy-tuloy na yon. Tuloy-tuloy na yun hanggang dito sa vlog na to. So panoorin nyo mga boss para makita nyo yung letter doon kung gusto nyo sumali doon. 4K worth ng sapatos ang pwede nyo mapalanunan doon, size nyo at yung gusto nyong sapatos. So yung mga boss, simula ngayon, magsisimula na tayo ng 8:24 lagi. Hindi ko alam kung AM or PM, basta lagi tayong 8:24. Respect para kay Kobe Bryant. Ayun yung gagawin natin na parang ano sa kanya, tribute sa kanya. 8:24 tayo magsisimula. So yung mga boss, nakabili na rin pala ako ng mga Kobe. Sabi ko, di ba, nung una dadalawa lang Kobe ko, yun, nakakaipon na ako. Pero onti pa lang sila. Pero yun, malaga nakakaipon na ako ng mga Kobe's ulit. So yun mga boss, nag-start ulit ako mag-collect. So yung mga boss, simulan na natin yung comparison netong legit versus fake na Jordan 1 Low Black Toe. So yun mga boss, nabili ko yung fake ng 1,600 sa Divisoria. So check nyo na lang doon. Sa online, sobrang mahal ito binibenta mga boss. Meron pang nagbebenta ng 5K, no? Kapal ng mukha, 5K, tas para sa peke. Presyo na ng orig yun, eh. So itong legit 5K ang SRP neto. 5K ba? O basta nasa ganun, 5K. Pero nabili ko siya ng 6,500 sa tao. Used na siya, so 6,500. Used once lang naman. Pero kahit na used siya, mataas pa rin yung value kahit na 5K lang SRP niya. Ito 1,600 lang doon sa Divisoria. Doon na lang kayo bumili kaysa bumili kayo online na nagpe-presyo ng 2,500 pataas. Doon na lang, dayuhin nyo na lang doon. So sobrang mura lang. Ayan. Ayan mga boss, simulan na natin yung comparison nilang dalawa. So lilipat ko na yung camera. Let's go. So yun mga boss, tulad na nakagawa yan, nag-start lagi tayo sa box. Ito yung legit at ito yung fake. Unang-una nyo mapapansin niya mga boss yung size nila. Dahil yung fake ay yung legit, mas maliit yung box niya kaysa sa fake. Ayan, yung mapapansin nyo. Tapos, durug-durug yung box na itong legit mga boss. Kasi sinip lang siya. Galing siya sa sneaker app. So, hindi masyado na protectan yung box niya. O, ayos lang. Pangalawa, yung logo nila mga boss. Kung mapapansin nyo, magkaiba sila ng color. Ito, medyo parang bronze na siya yung color niya. Tapos, itong sa legit mga boss, gold na gold yung color niya. Ayan. Ayan, punta naman tayo sa likod mga boss. Ayan. Sa likod nila mga boss, lagi ko nami-mention to. Pagka local release, yung nirelease mismo sa Pilipinas, dapat merong ganito yan mga boss. Ayan. Kung di naman siya nirelease sa Pilipinas, huwag nyong hanapin yan mga boss dahil wala kayong mahanap na ganyan. Pangalawa mga boss, ayan sa fake, wala kayong makikita ang ganyan. Pangalawa mga boss, itong sticker ng legit mga boss, meron siya rito na black. Itong sa fake, wala. Pero sobrang daling gayahin yan. May mga ganyan na fake mga boss na may sticker dito. Pangatlo yung font ng lettering nila dito mga boss. Kung mapapansin nyo, mas bold tong sa legit mga boss. Ayan, unlike dito na hindi siya naka-bold mga boss. So, yun lang naman yung pagkakaiba nila. Pati yung color nila magkaiba rin. Parang yung logo sa harapan, ito parang ano siya, bronze. Tas ito, gold na gold mga boss. So, punta naman tayo sa size tag nila mga boss. Ayan. Sa size tag nila mga boss, unang-una nyo mapapansin dyan, itong sa fake mga boss, meron siyang mga sulat-sulat dyan. Ganyan talaga pag binili nyo sa Divisoria. Kasi para madali nilang mahanap yung pair, nilalagyan nila ng code. Ayan, fake yan mga boss pag ganyan. Pangalawa, wala siyang QR code dito, like dito sa legit na may QR code. Ayan, wala siyang QR code. Tapos magkaiba yung size tag nila. Ayan, pansinin nyo yung size tag, kayo na lang humusga. Ayan. Tapos yung placing na itong number 23 mga boss, malayong malayo sa fake. Dahil itong sa legit, nandito siya sa corner. Ito naman, wala siya sa corner mga boss. Nandito siya sa yung side. So magkaiba sila. Ayan.
Yan pa lang, alam nyo na kung legit or fake. Box pa lang hingin nyo, alam nyo na. Punta tayo sa loob, mga boss. Sa loob ng box, mga boss, ang una mo makikita dyan, syempre yung paper tsaka shoe tree. Ayan. Sa legit, mga boss, hanggat maaari, hingan nyo sila ng receipt kung may makukuha kayo. Pero kung wala, panoorin nyo na lang to para malaman nyo yung pagkakaiba nila. So yung mga boss, sa paper nila, kung mapapansin nyo, mas glossy yung sa fake. Tapos mas white siya, like dito na parang cream na yung kulay niya, hindi siya ganun ka-white. Tapos hindi siya glossy, mga boss. Glossy siya ng konti, pero hindi gaano, mga boss. Hindi gaano. Ito, glossy-glossy talaga. Ito's white. Tapos, mga boss, pagka-fake, may gento na tag. Ginupit ko na eh. Gentong tag. Ganyan, fake yan. Kadalasan ngayon, may mga ganyan tag na. Ginagaya nila off-white. Mga naman tanga, no? So, yan. Ganyan, fake agad yan. Sa shootery naman nila, mga boss, mas nagustuhan ko yung shootery ng fake, mga boss. Sa totoo lang. Ayan, kung mapapansin nyo. Yung mga sulat sa kanila, halos parehas lang yung sulat, pero ang pinagkaiba nila, etong sa legit, hindi mo masyado, hindi masyadong visible yung sulat. Like dito na, kitang-kita mo. Ayan. Hindi ko nga alam kung ito yung legit eh, baka napagpalit ko eh. Pero imposible naman mangyari yun. So, ayan mga boss. Visible. Tapos, mas matigas siya. Shooter talaga siya. Para iwas crease, mas matigas siya. Unlike dito na, malambot na tas ganyan. Siguro, depende rin sa... Unang sa ano, basta depende yan. Kasi minsan di naman ganito yung mga shootery. Depende sa gumagamit yung mga boss. Kasi second hand ko na nabili. So hindi ko alam kung paano yung ginagamit yung shootery niya. Pero yan siya. Hindi masyadong visible yung mga nakasulat. Pero meron. Ayan. Ayan. Dito kasi isang ganyan mo lang kita na. So punta na tayo sa mismong sapatos, mga boss. So yan mga boss, andito na tayo sa mismong sapatos. Compare na natin. Unang ano mo mapapansin dyan, mga boss, itong fake, mga boss, mas bulky yung dating niya. Yung itsura niya, mas bulky siya, like dito. Sa legit, itong fake, mga boss, parang SB Dunk na yung itsura niya. So, sobrang bulky. Ayan. Itong sa fake, sharp na sharp yung shape niya. Pangalawa, dito tayo sa toe area. Kung mapapansin nyo yung toe na ito, mga boss, sobrang taba nung toe. Ayan. Ito, hindi. Sakto lang yung laki niya. Ayan. Kita niyo naman. Ayan. Dito naman tayo sa toe nila, mga boss. Sa mismong toe. Kung mapapansin nyo yung leather nila, halos magkamukha lang yung itsura. Yung quality naman, mga boss, wala akong masabi rito sa toe. Sa toe part, ha, kasi magkakaiba yung ginawa, ano, yung leather nito eh. Sa iba't ibang parte. Pero itong sa toe part, mga boss, halos parehas lang naman sila. Hindi ko alam, pagka sinuot mo na, malalaman nyo yan. Gagawin din natin ng vlog yan pag suot sila parehas. Pero kung titingnan nyo yung color, tapos yung texture, parehas lang naman yung quality ng leather. Ayan, parehas silang medyo crumpled. Ayan. So wala naman halos silang pinagkaiba rito sa toe. Dito lang talaga, medyo mataba talaga to. Itong bulky talaga siya. So dyan pa lang, alam nyo na. Pangalawa, yung texture ng laces nila. Itong sa fake, mga boss, mapapansin nyo, kitang-kita nyo yung mga lines. Mga lines nya do sa laces. Yung bagay, yung pattern nya rito. Ito kasi sa legit, mga boss, halos hindi mo na mapansin. Halos hindi mo na makita. Ito, kitang-kita mo. Ayan. Pangatlo, mga boss, sa harapan, ito namang number 23. Ito, masyadong halata to sa fake. Ito pa lang, alam nyo na kung fake or legit. Dahil itong sa legit, mga boss, naka-center siya. Naka-center siya. Ayan, tapos maganda yung pagkakatahi ng number 23. Ayan. Ito naman sa fake, mga boss, masyadong malaki yung number 23. Kaya sinakop niya na yung buong red, tapos hindi siya naka-center. Ayan, tapos may mga flush siya. Lagpas-lagpas yung tahi. Unlike dito na perfecto, mga boss. Ayan, binabayaran dyan eh. Ayan o. Perfecto siya. Maganda yung pagkakatahi. Yun. So, yun. Punta naman tayo dito sa logo sa tang, mga boss. Itong sa tang, mga boss, kung mapapansin nyo, ito malaki na pinagkaiba nila. Itong sa legit, mga boss, talagang Jumpman siya. Ganyan talaga ang logo ng Jumpman. Ito naman, Slenderman. Tingnan nyo. Ayan, medyo mahaba siya. Tapos yung paa niya, parang magbabalay. Balay tuloy. Ito naman, yan. Ayos na ayos. Jumpman talaga ito para magbabalay. Balay. Yan. So, dyan pa lang, alam nyo na mga boss. Pag chinek nyo,
Tingnan nyo yung logo, tingnan nyo yung eto, tingnan nyo yung toe. Alam nyo na kung legit or fake, mga boss. So, wag na natin ito ituloy. Hindi, joke lang. Una tayong kabilang side, mga boss. So, yun, mga boss. Dumako naman tayo dito sa kabilang side. Unang-unang mapapansin dyan yung color ng pagka-red nila, mga boss. Unang-una, itong legit, medyo dark yung color nya. Unlike dito sa fake na sobrang light ng color ng pagka-red nya. Dito, sobrang dark. Parang bloody red na siya ang dating nya. Ito, hindi. Ayan. So, dyan pa lang, alam nyo na. Pero kasi pag wala kang kinocompare, hindi mo makikita yan eh. So punta tayo sa stitching nila sa swoosh, mga boss. Dito sa stitching nila, mga boss, napansin ko itong legit. Pansinin nyo, maliliit yung stitching nya. Kaya parang madami. Unlike dito sa fake, mga boss, ang lalaki ng stitching nya. Kaya parang konti lang. Yun. Yun lang naman pinagkaiba nila sa stitching. Pero overall, maganda yung stitching nilang parehas. Ayan. Ayan, ito yung sinasabi ko magkakaibang leather, mga boss, do sa toe part. Dahil itong sa legit, mga boss, iba yung texture ng leather niya kumpara dito, kumpara sa toe. Dahil itong sa side na leather, mga boss, mas crumpled yung leather niya. Ayan, pansin niyo. Ito naman sa legit, mga boss, pareha siya do sa toe. Hindi masyadong crumpled. Ayan, hindi niyo na makita yung pagka-crumpled niya. Pero meron siya onti, onting lukot-lukot, pero hindi niyo na makita. Ayan. Ito naman, makikita niyo na. Agad, di ba? So, yun lang naman mga boss. Punta na tayo sa kabilang side. So, yun mga boss, dito sa kabilang side, ganun din naman sa kanina. Halos parehas lang naman doon sa kanina yung comparison ko. Pero, i-compare ko pa rin. Unang-una yung color nila magkaiba. Kitang-kita nyo naman, no? Pangalawa, yung stitching nila. Parehas silang maganda stitching. Pero, kung mapapansin nyo, ito. Vertical yung stitch nya, pataas lang ito, medyo paslant. Kita nyo? Ayan. Pero yung quality ng stitching nila, wala akong masabi, maganda parehas. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo mga boss, ito yung space sa gitna na itong dalawang stitching. Maliit lang yung space, unlike dito na mataba. Ayan. So dyan pa lang, alam nyo na. Ayan. So punta na tayo sa likod mga boss. Dito sa likod mga boss, gumamit ako ng mahiwagang flash dahil para makita nyo na mabuti. Ayan. Sa flash tuloy. Sa likod naman mga boss, kung mapapansin nyo, sobrang bulky ulit na itong fake. Magkaiba rin yung color nila. Tapos sobrang taas na ito. Unlike dito. Ayan. Sa stitching naman ng ano nila mga boss, ng Wings logo. Halos wala naman pinagkaiba pero mas maliit itong sa fake mga boss. Itong Wings logo nya. Pero yung stitching, halos parehas lang talaga mga boss. Wala nang pinagkaiba. Yung stitching. Pero yung laki, mas malaki itong sa legit. Ayan. Yung stitching naman dito, wala naman ako masabi. Halos parehas lang talaga. Yung mga stitching nila dyan. Pansinin nyo. Ayan. Magkaiba lang talaga ng placing, tas ng quality talaga. Pero yung stitching nila, halos parehas na. Punta naman tayo sa insole logo mga boss. So yun mga boss, andito tayo sa insoles sila. Kung mapapansin nyo, hindi ko matanggal kasi itong sa legit mga boss. Parang nakaglue siya, so wag na natin pilitin. Silipin na lang natin. Masisilip naman siya. Ayan. So ito mga boss, yung insole nya. Bloody red din yung color nya, tapos malaki siya. Kung ikukumpara mo dito sa fake na ang cute. Jordan! Tapos, matingkad yung color nya. Tapos yung insole nya, ewan ko, ganito talaga kalambot yung sa legit din. Pero ito yung sa fake, ang lambot. Parang gelatin. Oh, hindi ko alam kung ganito rin sa legit. Pero yun yung pinagkaiba nila mga boss. Insole pa lang malalaman mo na kung fake or legit. Ayan, ibang iba. Teka lang, hindi ko makita eh. Ayun, iba. Ibang iba, diba? So punta naman tayo sa size tag mga boss. Ayan. Tandaan nyo mga boss ha. Itong sa legit mga boss. Ayan, hindi ma-focus. Ayan, tandaan nyo yung quality nung pagkasulat. Medyo bold siya. Ayan. Ito naman sa fake mga boss. Ayan. Ang cute. So, halatang halata naman na pege sa size tag. Dahil ito. Ayan. Nakita nyo naman. Ayan. Ayan lang naman. So, dito naman tayo sa sole mga boss. Unang-una nyo mapapansin dyan yung color nila. Dahil itong sa legit mga boss, darker, mas darker yung color nya kaysa rito sa fake. So, sa lahat ng parte mga boss, mas darker talaga yung color nitong legit mga boss. Pangalawa, sa quality naman nila mga boss, sa traction ay sa pattern nila, wala naman akong masabi dahil halos parehas lang naman sila. Pero yung quality hindi ko alam kung parehas din. Kung pipindutin natin 'to,
medyo matigas siya ng konti. Ito naman mga boss, halos ganun din. So, wala naman tayo masyadong masasabi sa soul mga boss. So, punta na tayo sa harap ng camera mga boss. So, yun mga boss, tapos na natin i-review at i-side-by-side comparison yung Jordan 1 Low Black 2. So, yun mga boss, part 2 na ito mga boss, hindi naman natin sila if pwedeng i-performance test dahil itatraction test natin silang ganun, baka mapudpud to. Pero, pwede naman. Pero hindi, ayoko, baka masira. Sayang. So, yun mga boss, ang gagawin ko na lang, imbis sa performance test, social experiment na lang mga boss. Isusuot ko sila ng sabay. Tapos, magtatanong tayo kung anong legit sa kanilang dalawa. Maglalakad-lakad ako, tatanong ko sa mga tao kung anong legit sa kanila. So, magkakaroon na lang tayo ng scoring system mga boss. Kung sino magsasabi ng mas maraming legit, etong legit. Or may magsasabi ng legit, etong fake. So, abangan nyo na lang ngayon mga boss. Tapos, after nun, ibablog na rin natin itong Kobe 4 Carp Gem. So, abangan nyo ito mga boss. Legit at fake, nakabili na ako. Tapos, at ayun, mag-shoutout tayo mga boss. Ito yung mga gusto ng mga boss natin. So, kumuha ko ng 5 sa Facebook, tas 3 lang sa YouTube dahil, ay, 2 lang sa YouTube dahil 2 lang namin yung nagpa-shoutout sa YouTube. So, ito kayo. Shoutout kay Nash Amino, kay Isaac Sumiran Watson. Shoutout sa boss, supporter ko to. Kay Jello Mariano, kay Alvin Makarasig, kay Kurey Pasho, kay Kensit at kay Russell Kaima. So, shoutout sa inyo mga boss. Sana patuloy nyo supportan itong channel na to para lalo tayong lumago at makapag-upload pa ako ng mga maraming bagong releases gaya ng mga ina-upload ko ngayon mga boss na legit versus fake. At ayun mga boss, nag-start na ulit ang mag-collect ng Kobe. So, ito na yung dalawa ko na-collect na Kobe AD. Ito, ginamit ko na. Ganda. Ang ganda ng performance ito mga boss. Sarap sa paa. So, tapos ito, nabili ko siya brand new. Buti hindi tinaasan yung presyo. Itong Mamba Mentality na Kyrie 5. Ang ganda. Pangarap ko talaga ito dati pa. Ngayon lang natupad. So, pogi, no? Ayan. So, baka magkaroon tayo ng isang vlog din dito mga boss pag kukumparay natin itong mga Kobe. Pero ayoko muna sa ngayon. Gusto ko pang mag-collect na marami para marami tayong makakompare kung anong pinakamaganda na performance shoes na Kobe mga boss. Ito hindi naman siya totally Kobe pero ganda eh. Oh. Ganda ng logo nyo. Kyrie tsaka Kobe. Collab silang dalawa. So naghanap ako ng Kyrie 3 Bruce Lee. Meron ako nahanap size 11, 10K pero walang box kaya nang hinayang akong bilhin. So naghanap ako ng ganun din yung presyo ko 10K. Ay ganun din yung budget ko. So yun. After ng mga na-vlog ko na yon, baka isimulan ko na rin i-vlog itong AF1 na Paranoise. Ang ganda, no? Malupit dyan mga boss. Fake to. Na-intrigue ka talaga akong bilhin to kasi, ay no, na-ano rin siya, natatanggal. Habang naghanap ako ng fake, nakita ko lang, natatanggal. Oh. Binili ko na agad. So, yun. Yan. Babalag din natin to mga boss. So, yun lang mga boss. Maraming salamat sa 530 natin ng mga boss dyan. Sana patuloy nyo ang supporta sa journey ko bilang isang sneaker vlogger at legit versus fake vlogger mga boss. At yun lang mga boss. Maraming salamat. Thank you.